Kumusta mga kasaliksik? Alam mo bang mayroong mga bihira lamang makitang mga bagay sa ating daigdig na pag na-discover mo ay posibleng maging daylan para ikaw ay maging milyonaryo? Kaya mula sa yaman na talagang papalarin ka pag nahanap mo hanggang sa misteryosong bolang kristal ay pag-usapan natin ang 10 pinakaswerteng tao na naging milyonaryo dahil sa kanilang discovery. Kaya kung handa ka nang malaman ang mga discovering ito ay simulan na natin! Number 10, gintong kamay. Talaga namang papalarin ka sa buhay kung makakahukay ka ng kagaya ng nakamamanghang bagay na ito na natagpuan ni Kevin Hyler habang naglalakbay siya sa gubat ng Kingover State sa bansang Australia. Labis na lamang ang gulat niya nang isa sa mahukay niya habang ginagamit niya ang kanyang metal detector ay ang napakalaking piraso ng ginto na ito na halos tumitimbang na sa 27 kilo. Ngunit ang talagang kapansin-pansin sa ginto ay ang hugis nito na tila ba isang kamay ng tao na naging dahilan para madami ang nagkagustong bumili nito mula kay Kevin na piniling ibenta ang ginto sa Golden Nugget Casino sa Las Vegas matapos silang alokin nito ng $1,000,000 o 20 million pesos. Kaya't hindi may pagkakailang pinalad ang pamilya ni Kevin dahil sa kanilang nadiskubre na gintong kamay na ito. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik! Number 9, buto ng dinosaur. Sa dinami-dami ng pwede mong mahukay sa iyong bakuran ay tiyak na hindi maaasahang makakadiskubre ka ng isang bagay na posibleng maging dahilan para yumaman at sumikat ka na kagaya ng naranasan ni John Lambert matapos niyang mahukay ang bato ng isang plesiosaur sa bakuran ng kanyang bahay. Matapos suriin ng mga eksperto ang nahukay ni John ay napagtanto nila na ang plesiosaur na pinanggalingan ng bato ay nabuhay 25 milyong taon na ang nakararaan. Kaya talaga namang kitang-kita kung gaano na lamang nakamamanga ang pangyayari na naging dahilan din para isulat sa dyaryo si John Lambert at binigyan din siya ng malaking halaga ng museo para bilhin ang bato na ito na sinasabing maaaring umabot sa ilang milyong mga dolyar. Number 8, suka ng balyena. Panigurado na sa unang rinig mo sa suka ng balyena ay agad kang mandidiri dito. Ngunit alam mo bang posible kang maging mayaman kaagad pag nadiskubre mo ang bagay na ito? Kagaya na lamang nang nangyari sa isang mangisda sa bansang Thailand matapos niyang makuha ang malaking suka ng balyena habang siya ay pumapalaot na agad niyang pinenta sa kumpanya ng pabango sa kadahilanan ang suka ng balyena o ambergris ay kadalasang hinahalo sa mga pabango para mas tumagal ang amoy ng mga ito. At dahil sa laki ng suka na ibinenta ay talaga namang napakataas ang halagang makukuha niya mula dito kung saan sinasabing posibleng umabot ito sa $380,000. O kung sa pera natin, yan ay katumbas na ng halos 10 milyong piso. Number 7, binaong Ferrari. Hindi nakatakataka na matapos matagpuan ng dalawang lalaking ito noong 1978, ang isang inilibing na Ferrari sa kanilang bakuran ay talaga namang para na silang nanalo sa loto. Dahil ang brand ng sasakyan na ito ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. Kaya kahit pa sira-sira na ang sasakyan ay pwede pa din itong mabenta sa napakataas na halaga kung saan agad itong inilagay sa auction at naibenta sa sinasabing halagang hindi bababa sa 1,000,000 piso. Ngunit kahit na nakamamangha ang nahukay na Ferrari ay nananatiling misteryoso pa din kung bakit nga ba ito nakabaon sa lupa at kung nasaan na nga ba ang tunay na nagmamay-ari nito. Number 6, Disney Memorabilia. Ang kumpanyang Disney ang isa sa pinakapopular na kumpanya sa buong mundo. Sa kadahilanan ng nagmula dito ang mga kinalakihan nating mga palabas, kaya naman nang matagpuan ng dalawang lalaki ang napakadaming mga kagamitan tungkol sa kumpanyang ito sa isang warehouse sa California ay talaga namang labis ang tuwa nila. Ang warehouse ay dating pagmamayari ng industry executives ng Disney. Ngunit dahil hindi na nila nabayaran ng renta ay naabandon na lamang ito kasama ng mga kagamitan sa loob na natagpuan naman ang dalawang ito matapos nilang bilhin ang lugar kung saan tila ba bumili na sila ng isang baul ng kayamanan dahil matapos suriin ang mga gamit dito
ay napagalaman na posibleng umabot sa lagpas 10 milyong piso ang halaga ng mga ito, sa kadahilanan ang iba sa mga natagpuan ay mga original at lumang mga memorabilia ng Disney na matagal nang hindi ginagawa, kaya talagang tumaas na ang presyo ng mga ito, lalo na para sa mga kolektor. Number 5, mensahe sa loob ng bote. Ang pagsusulat ng mensahe at paglalagay nito sa loob ng bote ay ang isa sa pinakalumang paraan ng pagpapadala ng mensahe. Kaya talagang napakabihira mo lamang makikita ang mga ito. Ngunit alam mo ba na kapag nakadiskubre ka ng ganitong mensahe, posibleng swertehin ka sa buhay? Yan ang naranasan ni Tanya Ilman. Patapos niyang matagpuan ang sinasabing pinakamatandang mensahe sa bote sa kasaysayan noong 2018 sa bansang Australia, kung saan ang nakasulat sa mensahe ay nakapit sa pa taong 1886 at nagmula pa sa Germany matapos silang gumawa ng experiment para alamin ang pagdali ng tubig at malaman kung saan mapapadpad ang mensahe. Ngunit dahil masyado ng matagal na panahon ang lumipas bago matagpuan ang bote, ay talaga namang huli na para ito'y ibalik pa. Number 4, gintong barya. Tila ba naging mga piratang magkarelasyon na ito sa California matapos nilang matagpuan ang paso na ito na naglalaman ng 1,411 na gintong mga barya habang inilalakad nila kanilang aso na sinasabing umabot ang halaga sa 10 milyong dolyar. Sa kadahilanan ng ang mga gintong barya ay nagmula pa noong 1847 hanggang 1984, kaya tinuturing na rin na antik na ang mga ito na mas lalong nagpataas sa kanilang presyo. At dahil totoong ginto ang ginamit sa paggawa ng mga barya, ay hindi nakatakataka kung ang bawat isa sa kanila ay umabot sa ilang milyong piso na ang halaga. Dahil sa nahukay nilang kayamanin ay agad naman nilang nakamit ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, kagaya na lamang ng pagbili ng sasakyan at sariling bahay na kanilang titirhan. Number 3, Action Comics. Ano mo ba na mayroong isang maliit na comics na kapag napasayo ay posibleng maging daan para ikaw ay maging isang milyonaryo? Ganyan ang naranasan ng isang sikat na aktor na si Nicolas Cage, kung saan matapos niyang ibenta ang comics ay sinasabing umabot ang halaga nito sa $2.16 million, o kung sa ating pera, iyan ay katumbas na ng mahigit sa 100,000 piso. Ang maladyamanting halagang comics na ito ay ang Action Comics, kung saan unang lumabas ang popular na superhero na si Superman. Kahit kitang-kita naman talaga kung gaano ito kahalaga, at dahil meron lamang na 100 kopya ng comics na ito na ginawa, ay sobrang bihira lamang itong mahanap sa merkado. Talaga namang mapapansin na paglimitado at matagal nang ginawa ang isang bagay, ay talaga namang napakataas ang halaga nito pag ibebenta sa kasalukuyan. Number 2, Quartz. Sobra na lamang ang gulat ng mga minero na ito ng Arkansas sa bansang Amerika matapos nilang mahukay ang lagpas 10 talampakan na piraso ng quartz, kung saan inabot sila ng 4 na araw para lamang tuluyang mamina ito ng buo. Sinasabi na ang nahukay nilang quartz ay umaabot sa halagang $3.5 million na pinaghati-hatian ng mga minero sa lugar, na talaga namang nakatulong sa kanila kung saan agad silang yumaman dahil dito. Ang lugar na kanilang pinagminahan ay ang Ron Coleman Mine, na kilala sa pagiging mayaman sa mga quartz, kung saan matapos nilang mahukay ang dambuhalang quartz na ito, ay nakahukay na naman sila ng panibago at mas maliliit pang kaunti sa habang 9 talampakan. Ngunit kahit na hindi ito kasing laki ng una nilang nahukay, ay nakakuha pa din ito ng presyo na umaabot sa milyong-milyong halaga. Dahil sa nahukay nilang kayamanan sa minahan ay nagkaroon ng ilang mga insidente kung saan may mga estrangherong sumubok magmina dito sa pagbabakasakaling yumaman din sila. Number 1, bolang kristal. Habang naglalakad ang isang magkasintahan sa dalampasigan ay natagpuan nila ang nakamamanghang bola na ito na tila ba gawa sa kristal, kung saan mapapansin din na nagkaroon na ng mga nakadikit na kabibe sa labas nito na talagang magbibigay ng kagandahan sa bola. Matapos ipost ng magkasintahan ng bolang kristal ay madaming mga tao ang nagsabi na posibleng nakabaong yaman ng karagatan ng bola, habang may ilan din namang nagsasabi na posibleng naiwan lamang ito ng mga tao dati at ginawang tirahan ng ilang mga kabibe. Sa kasalukuyan ay hindi ibinibenta ng magkasintahan ng bolang natagpuan nila sa kahit na anong halaga, sa pagbabakasakaling magiging dahilan ito ng pagkaswerte nila sa buhay.
At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang dapat maging bukas ang ating isipan na walang permanente sa mundong ating ginagalawan. Kung saan ang dating nakikita lamang natin na pangkaraniwang bagay ay posibleng magkaroon ng mataas na halaga sa hinaharap. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga kagamitan sa kasalukuyan dahil posibleng sa hinaharap ay maging isa itong tunay na yaman. Kaya para sa'yo, alin sa mga bagay na ito ang gusto mong makuha? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.